Isabella Guzman marahil ay narinig at napanood muna ang istorya niya. Sa mga hindi pa nakakaalam, halika't panuurin natin ang videong ito. Marahil ay nagtataka ang iba sa inyo kung bakit ang isang magandang dalaga ay nakasuot ng damit pang preso at nakatali ang mga kamay. Ngayon simulan na natin ang kwento kung paanong ang magandang babaeng ito ay napunta sa ganitong sitwasyon. Noong pagkabata ni Isabella ay maayos naman ang pamumuhay nila. Ayon sa ama ni Isabella, ngunit lumipas ang ilang taon, ang maayos na pagsasama ng mag-ina ay napalitan ng away at di pagkakasundo mula nang ito ay magdalaga. At ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway ng kanyang ina ay ang madalas na pananakit sa kanya ng kanyang ina, ayon sa pahayag ng ama ni Isabella, at ito ay palala ng palala. August 28, 2013 nang mangyari na sa lugar ng Colorado, USA ang nakakakilabot na ginawa ng isang magandang dalaga. Batay sa salaysay ng ama ni Isabella, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina at nakita niya na dinuraan ni Isabella sa mukha ang kanyang ina. At lumipas na ang ilang oras at doon na nga naganap ang nakakakilabot na pangyayari. Ang alam ng kanyang ama na normal na pag-aaway ng mag-ina ay mauuwi sa masamang pangyayari. Sinaksak ni Isabella ang kanyang ina, sa mukha ng hindi isa kundi mahigit 79 na beses na saksak. At hindi lang iyon, kumuha pa siya ng baseball bat, at ginamit niya ito pang hampas sa kanyang ina. Ito ang karagdagang impormasyon. Bago pa mangyari ang lahat ng ito, ay nag-send pa ng mensahe si Isabella sa kanyang ina, at ang nakasulat sa kanyang mensahe ay ito. You will pay. At ang ibig sabihin lamang nito ay, marahil ay plano na talagang gawin ni Isabella, na patayin ang kanyang ina mula pa sa umpisa, at ang lahat ng ito ay nangyari mismo sa loob ng kanilang pamamahay. At ngayon ang lahat ng nangyari, at ang hatol sa kanya, sa kanyang kaso ay not guilty, oo, not guilty ang hatol sa kanya ng judge. Alam niyo ba kung bakit not guilty, mga kapatid? Napatunayan kasi sa korte, na mayroon siyang mental disorder ayon mismo, sa doktor na sumuri sa kanya. Mayroon siyang schizophrenic and paranoia. Nakakalungkot manisipin na ang taong dinala mo sa sinapupunan, sa loob ng 9 na buwan, at binigyang buhay, at pinalaki ay siya ring kukuha ng iyong buhay. Mga kapatid, mahirap manghusga, lalo't wala tayo sa pinangyarihan. Hindi rin natin masisisi si Isabella kung bakit niya nagawa ang lahat ng mga ito, lalo't mayroon siyang mental disorder. Marahil ay may mas malalim pa na ugat ang pananggalingan nito kaya humantong ito sa malagim na pangyayari. Ang istoryang ito ay nag-trending sa ating mga Pilipino noong mga nakaraang taon dahil na rin sa impluwensya ng social media, at ang iba ay marahil naakit sa angking kagandahan ni Isabella.
Sa inyong palagay, ano ang masasabi niyo sa kasong ito? I-comment lamang ang iyong sagot. Maraming salamat. Huwag niyo ring kalimutan mag-subscribe, like, click the notification bell para updated ka sa aking mga video. Maraming salamat po.